kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng salinapat. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Araw po ng Huwebes, ika-apat na linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kanikanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming, lalong-lalo na po ang mga may sakit. Maging ang ating mga mahal sa buhay na yumao, lalong-lalo na yung mga kaluluwang walang nakakaalala. Ang lahat ng ito ay pagsamasamahin natin kasama ang ating mga intensyon sa banal na misang ito at idulog natin sa puong may kapal. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may luubing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa, magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban." Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat
sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 siyang naghari, 7 sa Hebreo at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 22. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, at huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling
ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa mga nagdaang araw, parang 2 linggo na po nating binabasa ang aklat ng mga hari at nasubaybayan natin ang buhay ni Haring David. May mga pagkakataon na muntik nang agawin ang kanyang trono ng kanyang anak na si Absalom. Subalit hindi po ito nagtagumpay. May mga pagkakataon din po na natatalo sa labanan, nananalo, tagumpay at pagbagsak ni Haring David. At ngayon, ang ating unang pagbasa ay ang pagkamatay ni Haring David. Natapos ang kanyang paghahari, ang sabi nga sa ating unang pagbasa, 40 years na naghari si Haring David, 3 taon sa Hebron at 37 sa Jerusalem. Subalit, napag-isa niya ang Northern Kingdom at Southern Kingdom sa pamamagitan ng strategy na itinayo niya ang lungsod ng Jerusalem sa pagitan ng Huda at ng Israel. Naging unifying factor ang lungsod ng Jerusalem. Bago siya mamatay, successful ang pagsasalin ng kanyang trono sa kanyang anak na si Solomon, na siyang magtatayo ng templo ng Jerusalem. Doon ilalagak ang Ark of the Covenant na binalak ni Haring David na itayo, subalit sinabihan siya sa pamamagitan ni Propeta Nathan na hindi ang gusto ko ay ang building, kung hindi ang tao ang iyong gagawin. Si Haring Solomon ang magtatayo nito. Subalit napakaganda ng iniwang legacy ni Haring David kay Haring Solomon. By the way, si Haring Solomon ay anak ni Haring David sa pagkakasala sa babaeng si Bathsheba. Subalit tingnan niyo po, pinili ng Diyos si Haring Solomon na sumunod sa kanya. Ang legacy na iniwan ni Haring David sa kanyang anak, kay Haring Solomon, marahil ay mayroong kayamanan. Subalit, ang ibinigay po dito, ang kanyang habilin, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Napakaganda. Ang batas, tagubilin, tuntunin na nakasulat sa aklat ni Moises, sundin mo para ikaw ay maging matagumpay na hari. At marahil sa pagsasabuhay natin at paglalapat, papaano natin masusundan ang utos, habilin, tuntunin ng Diyos? At binigyan po tayo ng kasagutan sa ating ebanghelyo, 2. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng responsibilidad. Kaakibat nito ng ating buhay na ipinahiram ng Diyos sa atin. Walang dilit iba ang misyon sa bawat isa sa atin. Mayroon pong natatanging misyon ang bawat isa sa atin. Kaya nga po tayo'y binigyan ng buhay ng Diyos para madiskubre ang misyon na ito at hindi lang para diskubrihin, kung hindi para ganapin. At ito ang ibinigay din ng ating Panginoon sa kanyang 12 apostol, na isinugo niyang 2
sa gusto niyang pagpahayagan ng salita ng Diyos. Misyon ng bawat isa sa atin. At nararamdaman ng tao kung ano ang misyon na ito, kung papaano tinatawag ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ikalawa ay ang detachment. Material na bagay. Kaya nga, ang habilin ng ating Panginoon, huwag kayong magdala maliban sa tungkod. Kahit salapi, bihisan, tungkod at panyapak, ang sinabi ng ating Panginoon na ito lang ang dala-dala ng mga alagad na kanyang isinusugo. Dito natin masasagot ang sinabi ni Haring David kay Haring Solomon, nasundin mo ang utos, habilin, batas at tuntunin ng Diyos na nakasulat kay Moises. Napakaganda noong isang tao na ang kanyang iiwang legacy ay hindi ang kanyang sarili, kung hindi ituturo ng tao sa Jesus na makilala kahit napaka matagumpay ng taong iyon. Businessman ka man, tagasunod ka man ni Kristo, naging maganda ang iyong mga programa, naging matagumpay ang lahat, nakilala ka, naging familiar ka, naging famous ka, hindi lang sa bansang ito, kung hindi sa buong mundo. Subalit, ang ituturo mo pa rin ay si Jesus. Bilang legacy, ituturo mo si Jesus na tingnan at sundan ng mga taong gustong sumunod sa iyo. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, hilingin po natin sa Panginoon na pag tayo ay lumisan sa mundong ito, nawa si Jesus ang ating maipamana, si Jesus ang makita. In behalf of us, na kahit anuman ang ating accomplishments na ginawa, si Jesus nawa, nawa ang mamayagpag. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nagdadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na parito, sa mala ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa sarili ay hinahain, bilang pagkait inumin, pinagsasa sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari sa Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Panginoon, narito ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mungheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din po ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo ng Pebrero ay unang Sabado ng buwan. Mayroon tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. 5, bukas po, 2 ng Pebrero ay kapistahan
ng paghahandog kay Jesus sa templo na kilala rin bilang pagdiriwang ng kandelarya. May pagbabasbas po ng mga kandila sa lahat ng mga misa bukas. Ika-anim, sa darating na 14 ng Pebrero, ay simula na ang panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bindisyon sa sambayanan na nasa iyong harapan, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahayag kanyang pagkalingatabang isa buhay pag-ibig at kapatid.